Sa ilang taon nang pagsakay ng bus ni Aling Mayet, ngayon lamang siya nakaramdam ng takot. Napanood raw kasi niya sa social media ang insidente ng pamamaril sa dalawang pasahero ng Victory Liner sa loob mismo ng bus sa Nueva Ecija. Kalala din po ako noon kasi siyempre isa ding sumasakay ako sa ganitong medyo nangangamba din po ako. Gaya ni Mayet, nangangamba rin ang pasaherong si Rachel. Kaya walang problema sa kanya ang pagpila at pag-inspect sa mga bagahe bago makapasok sa istasyon ng bus. Sa ano na din, security po. Bakit ma? Ano yung pang-tendency? Hindi, I mean, syempre, yung mga baril ganun, paano na isusukot? Hindi ba abala naman? Hindi naman po, okay lang po yun. Bukod sa insidente ng pamamaril, nasangkot rin sa isang aksidenteng nauwi sa Tila Rayot sa Kalinga ang parehong bus company noong nakaraang mga linggo. Ito naman ang ikinatatakot ng pasaherong si Owen. Pag malapit yung katabi niyang sasakyan, parang mabubunggo. Kasi alang-ala nila yung driving lang. Dahil sa sunod-sunod na mga insidenteng kinasangkutan ng naturang bus company, naglabas ng show cause order ang LTFRB para sa Victory Liner noong November 17. Dito'y pinagpapaliwanag nila ang naturang bus company kung bakit hindi dapat ma-revoke o makansila ang kanilang Certificate of Public Convenience kahit pa umano bigo silang magbigay ng kaligtasan sa kanilang mga pasahero. Nauna naman nang naghayag ang Victory Liner ng pakikipagtulungan sa mga otoridad para maresolba ang mga kinasangkutang insidente. Nangako rin sila na mas paiigtingin pa ang pagpapanatili ng seguridad para na rin sa kanilang mga pasahero. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.